Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kinabawan City, 105.7. Joy FM. Oras sa Pilipinas, 2 minutos uman milabay, ang alas 5 sa buntag. Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Tinig, sudlak sa atlaw, sa sayo sa kabuntagon. Masugunta ang kantao, maning kalibutan. Dayan-dayan sa nahigmata nga kalanggaman nga nanagawi ning kabukiran. Ugmo patulong sa pagsalo sa kahapon. O sa kamayong bunta, ganin yung tanan. Dayon ganin sa inyong tumanon ng Tinig ng Bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Kumusta mga higala karong adlong Biyernes? Pitsa 11 ng buwan sa Hunyo, tuig 2021. Sa 40 ka mga barangay, dinis dakbayan sa Kinabawan, nakib na sa atong mga sigbit galungsuran. Gani sa atong rehiyon o gingon man sa mga dapit nga maabot sa atong pagsibya karong buntaga. O sa kamayong buntag, ganin yung tanan. Sa mga nag-birthday day karon, happy-happy celebrations kaninyo, ha? Sa atong mga kaigsuunan dahil din hangdapita sa may New Caridad, Tulunan. Oy, mayong buntag ganin nyo, ha? Kay Kagawad, mayong buntag. And of course, sa atong mga kaigsuunan sa lain-laing mga dapita na maabot sa atong pagsibya karong buntag, o sa mayong buntag ganin yung tanan. Sa atong kaigalaan dahil din ha sa may area sa Mlang North Corabato, kay Febs, dahil, oo. Mayong buntag. Kini si Tinig 43 sa John Andrew Tabugok. Maguban kita gikan alas 5 hangtod alas 6 sa karong buntag sa paghiyag-yag kaninyo. Nini mga tahog, mga balita. Nga nga ninyong masairan karong adlaw. Igala at ang ninyong mga detalye ining atong balita nga lokal. 20 ka mga individual nakadawat o puhunan gikan sa Office of the President. New Movement Sunday. Temporaryo unang giwagtang. Samtang tricycle driver patay human giluthang sa wamailing suspect dinhis Kinabawan City. Headline. Sa atong balitang probinsyal at tangin ninyo. Headline. Barangay chairman dito sa Cotabato City patay sa pagpamusil. Headline. Samtang bagong 34 ka mga miyembro sa New People's Army kun NPA lakit na nini ang usa ka commander nitahan dito sa Sultan Kudarat. Headline. Dugang sa atong mga taho, alang sa atong balitang nasyonal at ang ninyong mga detalye ini. Headline. Mga minor de edad, pwede na usaba nga mahilakip kuno sa mahatagan sa vaccine trial sigon sa DOST. Headline. Samtang NBI, formal na nga nagpasang atong kaso batok sa siyam ka mga pulis nga nalambigit kuno sa pagpusil patay kang Kalbayog Mayor Aquino. Headline. Samtang mga nagpapanggap unmano o kini nga mga nagpakaroon ingnon nga adunay comorbidity aron mauna nga mabakunahan na bisto kuno. Headline. Alas 5:07 samtang sa atong balitang international at ang inyo mga detalye ini. Headline. Tulo patay sa pagpamusil sa merkado publiko dito sa Florida. Headline. Samtang 11 patay sa nahugno nga building dito sa nasod India. Headline. Samtang halos sa 200 ka health worker sa ospital dito sa Texas nasuspinde human nga wa magpabakuna. Headline. Na dito obligado di ay at least dinis nasod Pilipinas aduna ka pay choice no yes or no. Headline. Alas 5:08 ang atong oras sa atong pagbalik at ang ninyong mga detalye ini human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Rudy Dadivas ng Matina Applaya, Davao City. Ganahan po ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko siya, yung pang-relaxing ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos gano'n na ang talk sa duty ko. Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy! Sasikini mo o kaon kuyo, ikaw at akihon. Ang tao nga walay pagpakabana sa iyang kaugalingon, dali maigo sa gilaing-laing sakit. Busa, ayaw hulata nga maigo ka. Kay basin mahurot ang imong bahandi. Pakusga ang pangdepensa, pinagi sa pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule ug apili sa healthy lifestyle. Nagunang sagol sa Bilongga ang turmeric nga napamatud-an na sa taas nga panahon nga dunay gilaing-laing klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial ug anti-cancer. Kayang tunawon sa mga sagol sa Bilongga Gold ang mga bukol-bukol, makapakunhod sa blood pressure, blood sugar, bad cholesterol, puno sa nutrients ug mineral. Bilongga Gold Herbal Capsule, FDA approved, mapalit sa mga butika. Unsa magikining organic, organic foods o produktong organic, ang organic foods. Mas puno sa nutrisyon, puno sa antioxidants. Walay synthetic pesticides, walay antibiotics, walay harmful chemicals. Sa laktod, ang organic products healthy kini. Kay natural ang pagpatubo sa mga livestock o ang proseso nga gigamit niini. Ug asa ka makakita o organic farming sama sa livestock. Sa 3P Farm, dinhi ka makakuha o authentic organic products sama sa organic eggs, cow layer, native og free-range chicken, itik, bibi, pato, peking duck, pugo, pavo, kanding, karnero, baboy. Niyasab sila ilamian nga organic chorizo og organic tocino. Og sa mga special nga okasyon, pwede sa magpa-lechon og organic. Lechon baboy, lechon karnero, lechon kanding, lechon pavo. Pwede sab ka mupalit og mga livestock breeders. Basta organic ang higutan. Sa 3P Farm, mga tuta. Para sa inyong pangutana, text or tawag sa 0921-630-637, 0930-9613-244. Sa 3P Farm, tanan organically grown. 3P Farm, nasa Puroka Oswagan, New Bohol, Kinabawan City. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Oras sa Pilipinas, 11 minutos na human milabay, ang alas 5 sa buntag. Sa mga detalye sa atong balitang international karong buntag, ha? Nagiglambigit na ang American BioNTech o biotech company nga Moderna sa US Food and Drug Administration aron nga mahatagan sila o gapagatugtan sila nga ang ilang coronavirus disease COVID-19 vaccine. Ang mahatagan sa emergency use authorization aron nga mahatag gini alang sa mga teenager. Kini human nga gianonsyo sa Moderna nga ang nanahimong nga paunang resulta sa ilang trial gikan sa 3,700 ka mga individual nga nagpanuigon 12 hangtod 17 anyo sa nga nagamalampuson. Kasayrang luwas kuno og epektibo ang duha ka dose sa ilang bakuna alang sa nasampit nga sektor. Niadtong Lunes una nang nakigalambigit ang Moderna sa European o Canadian regulators kalambigit nini. Kainom dumang niadtong buwan sa Mayo, nahatagan sa FDA ang Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine sa EUA nga pwede na kining magamit alang sa mga kabataan-unang nagpanuigon 12 hangtod 15 anyos. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Alas 5:12 ang atong oras. Subling pagatunan garon sa Hong Kong o Singapore ang plano nining pag-abli alang sa travel bubble sa buwan sa Hulyo. Inisigon sa ilang gobyerno sa duha ka mga rehiyon, humanusaba nga ikaduhang beses nang naunsyame ang naasoy nga plano ni atong buwan sa Mayo tungkol usab sa pagsirit sa kaso sa coronavirus disease kon COVID-19 dito partikular sa nasod Singapore. Parehong mikunhod guno ang sitwasyon sa COVID-19 sa Singapore og sa Hong Kong og niusos na ang napati karon nga mga kaso didtong dapita. Disidido usab ang duha ka mga gobyerno nga ipadayon ang air travel dali sa duha ka regional aviation hubs og international cities
Aron nga mas sa hugtan paghihapon og ipabili ng public health protocols. Una nang nakaplanong magsugod ang nasampit nga travel bubble karong umaabot nga Nobyembre. Apan nakan sila gini tungod usab sa pagsirit sa kaso sa virus dito sa nasod Hong Kong. Gikatagda nga pagasugdan ang travel bubble sa pibila ka mga flight o usa ka flight na matag adlaw paingon sa matag lungsod. Moabot hangtod 200 ka mga pasahero ang pwedeng makabiyahe tali sa duha ka mga nasod matag adlaw. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5:14 ang atong oras lang bahin og dugang tudling sa atong mga taho karong buntag. Nakapatig karon ang nasod India sa pinakataas nga ihap sa mga namatay sa tibuok kalibutan sugod sa pag-igo nining coronavirus disease kon COVID-19. Sud lamang sa usa ka adlaw o kagahapong adlawa adlong Huwebes. Subay sa taho miabot sa 6,148 ang ihap sa mga namatay kagahapong adlawa dito sa nasod India. Dala sa coronavirus disease kon COVID-19. Inungdan nga nisaka na usab ang death incident didtong Dapita. Samtang nga nisaka na usab ang kinatibuk ang namatay sa nasampit nga balatian nga abot na sa 359,676 subay sa datos sa India's Health Ministry. Kaya numunumang nakapatig sa pinakataas nga coronavirus kon COVID-19 deaths sud sa usa ka adlaw ang Estados Unidos niadtong February 12, 2021 diin isangpog ini sa 5,044 nga karon naapsan sa nasud India. Alas 5:15 ang atong oras. Sa laing bahin, nagprotesta karon ang kapin usa ka tus ka mga health workers sa Houston Methodist Hospital System sa Texas nga nasuspende o gikabalak ang malagpot nga naha sa ilang trabaho human nga nagbalibad mudawat nining COVID-19 vaccine. Madug ang Houston Methodist CEO Mark Boom nga naa sa 1% lamang sa halos 25,000 ka mga empleyado sa nasampit nga ospital ang anaa sa 178 ka mga workers nga ilang nasuspinde. Sigon sa nasampit nga opisyal, 27 sa 178 nga mga nasuspinde ang nakadawat sa unang dose sa vaccine. O gapadayon gihapong naglaom nga mahatagan kini sa second dose. Suspendido matod pa sa duha ka semana ang mga nasampit. Kung ugaling matod pa nga padayon silang magbalibad nganha usaba sa o kung ugaling padayon silang magbalibad nganha sa pagdawat sa COVID-19 vaccine, pwede na silang mapalagpot nganha sa ilang katungdanan. Gipa si Garbon sa CEO sa Houston Methodist nga halos 100% compliant kini sa COVID-19 vaccine mandate sa ilang nasod. Oga kadto kuno sila kuno ang pinakaunang ospital nganha sa US ang nakapatuman ni ini. Alas 5:16 na ang atong oras. Kaduang langkob sa atong balitang international karong buntaga. Sa atong pagbalik mga balitang nasyonal atong ikahatag kaninyo. Talakayang pangsakahan. Tinig ng bayan. Paunsa ang pagresolba sa pagtubo sa sagbot sa tanom nga palay? Mamahimo pa ba mag-spray para sa sagbot bisan hapit na mangunod ang bunga? Ato nang pagkuntan mo, unsa nga klase nga sagbot ang iyang nakiklari sa iyang batakan? Kung kani ba grasses ba ni o kanang lagpad ang dahon? So kung ina to kanang mga sagbot nga kanang may mga bunga, muna hindi na tawag natong mga grasses. So di na siya pwede nga maisprehan na to o herbicide kay tungod kay gamitin natong herbicide na kung mamatay ang sagbot, mamatay po ng umay. So, pero kung ingin natong broad meat siya, napa siya yung chance, pwede pa siya ma-expressan na itong old kanil herbicide, sila kitaling gabit sa kanil 2-4-D. Tapos, sinugdanan pa siya ang pagtanong, may pag-land preparation dahil, posible nga dito na nagsugod ato ang sagbot. So, kung kani hindi natong malikayan na maligit o na masagbutan atong tanong, kung tama ang pag-prepara sa ato ang masakan. Kinaglan ang pagprepara sa itong basakan at least nagisa sa isa kabulan bago siya damlan para
ang mga liso sa itong mga sagbot na naapatong taon atong artista, kung tama atong pag-land preparation, kami malikayang din ato nga kami inuturo kay isibli nga sa itong mga sagbot na bunga sa itong mga sagbot, matiagin siya katurok tungkol kay malata na siya sa pinagi sa mayong land preparation. Katuhang at pinagi po sa ato ang water management. So sa atong water management kani isang isa ka maayo po pag-control sa atong mga sagbot. Kay kung tama ang pasulod na itong tubig, kanang pag-manage na itong tubig, ikan sa bagong tanong hantong sa mga harvest, posibleng po nato nga di na malikayan din nato nga di na masagbutan ang ato ang masakan. So mauna siya ako ang nakita nga maayong pamaagi sa pag-control sa ato mga sagbot. So kung katutungutan na nga usay pwede pa mo spray sa kung nagabunga na, itindi na siya sa atong sagbot nga naa sa ato ang masakan. Para sa Tinig ng Bayan, muna inyong igala si Alan Valdez Coronado, Provincial Rights Coordinator sa probinsya sa Cotabato. Talakayang pangsakahan, Tinig ng Bayan. Alas 5:19 ang atong oras. May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Rudy Dadivas ng Matina Applaya, Davao City. Ganaan po ako sa Kopiaki. Gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko siya. Yung pang-relaxing ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos gano'n na antok sa duty ko. Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy! Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishbowl, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kidapawan City, beside Avon. Ang iniinom mo, dapat hindi basta tubig lang. Kailangan ligtas at malinis ito. Magpa-deliver na sa sulit na presyong 35 pesos per gallon and 3 gallons for 100 pesos free delivery pa. Protektahan ang buong pamilya. Uminom ng ligtas at malinis na tubig, ang Yaki Purified Drinking Water. Para sa inyong orders, tumawag sa telephone number 064-572-3738 or cellphone number 0912-326-8160. Yaki Purified Drinking Water. It's safe, clean, and refreshing. Alas 5:21 ang atong oras. Sa karon ano ato nang pagdawaton ang signal gikan din sa may Mega Market ning Dakbayan sa Kidapawan, gikan sa atong kaubang si Tinig 7 Grace Labagnao Castellano. Tinig ng pamilihan, Tinig ng Bayan. Maing buntag sa karon atong siron ang presyo sa pipila ka mga isda dinhi sa Kidapawan City Public Market kung asa ang matambaka na sa 160 pesos ang kilo, ang budburon na sa 120 pesos ang kilo, ang galunggong na sa 180 pesos ang kilo, ang matambakang katong dagko na sa 160 pesos ang kilo, ang bangus na sa 160 pesos ang kilo, ang karabalyas na sa 160 pesos ang kilo, ang flying fish na sa 140 pesos ang kilo, ang barilison na sa 250 pesos ang kilo, ang tulingan na sa 160 pesos ang kilo, ang nukos na sa 180 pesos ang kilo, ang burot na sa 200 pesos ang kilo, ang pirit mukabat sa 160 to 180 pesos ang kilo, ang barilis na sa 400 pesos ang kilo, ang ikog na sa 200 pesos ang kilo, ang ulo na sa 160 pesos ang kilo, o ang karaw na sa 250 pesos ang kilo. Og sa magpalit og manok, ang presyo sa atong pitso nasa 200 pesos ang kilo.
Ang buo na manok nasa 200 pesos ang kilo, ang backbone nasa 130 pesos ang kilo, ang ulo sa manok nasa 75 pesos ang kilo, ang tiil nasa 120 pesos ang kilo, o ang native nga manok nasa 280 pesos ang buo. Mako na ang presyo sa mga palaliton din sa Grapaon City Public Market. Para sa market report, ako po yung tinig siya, Grace Labagnaw Castellano. Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan. Alas 5.23, sa daghang salamat Grace Labagnaw Castellano. Tinig ng bayan, tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM. Sa mga detalye sa atong balitang nasyonal karong buntag, tinig ng bayan, tinig ng bayan. Unang tudling sa atong taho, nisangko matod pa sa halos 1.3 milyon na ang hihap sa mga individual nga napaga nining coronavirus disease sa dinis sa nasod Pilipinas. Subay sa pinakabagong dato sa Department of Health kung DOH, ana sa 1,293,687 ang total confirmed cases sa dinhi sa Pilipinas. Human ang City Mill 485 ka mga bagong napagan sa naasoy nga balatian nga nadugangan ha sa listahan. Sigon sa DOH, sa upat ka laboratorio ang wa pa makasumiter sa ilang datos apan nag-ooperate ang tanang pasilidad gikan ni adtong June 8. Sa karon na naa sa 56,921 ang total active cases o mga individual nga padayon karong nagpaalin sa bahay tambalanan. Gikan sa maong ihap, naa sa 92.6% ang mild cases, 3.2 ang asymptomatic, 1.7 ang severe, 1.3 ang critical, o 1.18% ang moderate cases. Samtang nadugangan usaba sa 4,504 ang total recoveries. Ang kinatibukang ihap sa mga naayo sa COVID-19 sa Pilipinas, naa sa 1,214,454. Tinig ng bayan, tinig ng bayan. Sa laing bahin na niabot na din sa nasod Pilipinas ang abot sa 2.2 million doses sa Pfizer COVID-19 na vaccine. Banda alas 8:30 kagabi, nitugpa ang eroplanong giyasakyan sa nasampit ng mga bakuna dito sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Matod ng Presidential Assistant to Foreign Affairs Chief of Presidential Protocol Robert Borge, nga naa sa 210,000 doses ang gidala dito sa Cebu, samtang naa sa 110,000 doses usab ang ipadala dito sa Davao City, o ang nabilin dito na sa Metro Manila. Kini ang ikaduhang shipment sa Pfizer niadtong o gigan niadtong Mayo Diaz. Diyang unang niabot ang naa sa 193,050 ka mga doses sa nasampit nga bakuna. Tinig ng bayan, tinig ng bayan. Alas 5.26 ang atong oras. Dili lang puno ang mga rebelde ang anaa sa likod sa pagpamanhid o pagpamusil dito sa may area sa Masbate. Nga ngay kunong mapatubag nganha sa mga otoridad o nganha sa paghanya ganining hustisya sa mga biktima. Diin laki ba kuno nini ang mga leader sa komunista nga grupo. Matug ang AFP Deputy Chief of Staff for Operations sa Major General Edgardo De Leon. Angay managod si CPP Founding Chair Jose Maria Sison. O kang uban pang mga tag-as nga tinunan sa CPP NPA NDF sa pagpabusika sa NPA landmine dito sa Masbate nga nipatay nga na sa FEU varsity player nga si Keith Absalon. O sa iyang igagawang si Nolvin Absalon. O sa kaminor de edad nga si Daniel Absalon. Kinihuman sa kinisubay kuno sa prinsipyo sa responsibility of the superiors nga anaan na hilaki ba sa International Humanitarian Law kon IHL. Madugang De Leon na ilaom sa IHL, dili lang ang mga tauhan kundili ang mga leader ang responsableng manubag gayod nga na sa paggamit nining anti-personnel mine o landmine nga ginabawal karon sa tibuok kalibutan. Painumdum ni De Leon, permado o niperma sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and IHL o CARIL ang side sa NDF, pinaagi kang Jose Maria Sison, Luis Halandoni, Fidel Agkawili o Connie Ledesma. Unod sa nasambit nga dokumento ni ini, nga mao ang mga leader ang angay manubag kung adunay mga kalapasan kalambigit sa CARIL.
alas 5:28 ang atong oras. Sa laing bahin, nanganti usab karon si Presidente Rodrigo Duterte nga iya nga ihatag ang hustisya alang sa kamatayon sa mag-agaw nga si Keith Absalon. Human nga nibusikad ang usa ka landmine nga gitanom kuno sa New People's Army kun NPA dito sa Barangay Ana sa Masbate City. Madug ang presidential spokesperson Harry Roque, ginapaimbestigahan na o ginapatutukan ni Presidente Duterte ang mga taong anaas likod sa nasampit nga binuhatan. Matud kang Roque, nadungog ni Presidente Duterte ang hangyo sa football player family. Nga ihanyag ganila o kahatag ganila ang hustisya sa kamatayon sa ilang minahal sa kinabuhi. Nanaado sa ba ang presidente nga pabayaro niya ang grupong nagpaluyo sa nasampit nga krimen? Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Alas 5:29 ang atong oras o lahing tudling sa atong mga taho karong buntaga. Alang sa ulahing tudling sa atong balitang nasyonal, formal na ang gipasangatan o kasong murder o frustrated murder sa National Bureau of Investigation kon NBI ang siyam ka mga pulis na nalambigit sa pagpatay kang Kabalyog City Mayor Ronaldo Aquino niadtong buwan sa Marso. Kinihuman nga nasangat na sa NBI ang kasong murder o frustrated murder batok sa siyam ka mga pulis na nalambigit sa maong insidente ngadto sa Department of Justice kon DOJ. Kay numdumanggi pa musil sa mga pulis si Aquino o upat ka mga kaubanan niini dito sa Labuyaw Bridge sa Barangay Lunoy niatong buwan sa Marso. Una niini gikan na yon sa mga pulis nga nibalos pagpamusil ang mga sakop sa maong alkalde. Inoon subay sa na-recover nga CCTV footage sa nasambit nga insidente, tataw nga nasaksihan na matod pa nga gisundan na sa maong mga pulis o gigukod nini ang sakyanan na sa alkalde sud sa 17 minutos. Og nakita nila nga gisud na lamang o gagitapad nganha sa mga biktima ang mga armas nga kuno mao gigamit sa mga biktima. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Alas 5:30 ang atong oras, kaduang lakob sa atong balitang nasyonal. Karong buntaga sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal. Atong ikahatag kaninyo, human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdum. Nang na, atong ihatag kaninyo ang dugang impormasyon alang sa atong panglawas. Pinagi kang Tinig Do sa Lulu Ilusfa. Tinig Pangkalusugan! Tinig ng Bayan! Mahigala kining Espirulina nga sagol sa yakyong herbal capsule makatambang aron maprotektahan ang ato ang kidney. Ang kidney ang unang maapektuhan nga organ sa radiation exposure. Oo, labi na kaning kuan, siguro kaning na permi magatubang og mga computer, kaning magatong og computer, tay mahilig sa TV, di ba? So ang una nga maapektuhan ang ato ang kidney. Kalayo, no? Nga mataman unta ang gigamit para diha. Sus, maunang atong kuanon, huna-hunaon. Sumala sa mga pagtuon, mga higala, ang espirulina makatabang aron protektahan ang kidney gikan sa nephrotoxicity. Ang nephrotoxicity, epekto kini sa cancer treatments. Sobrang pagtumar sa antibiotics o analgesics, mga higala. Kung sayo masayaran nga dunay sakit sa bato, malikayan ang paggrabe niini. Apan kung ang kidney mo naog na sa 10% o 10% sa normal function niini, gikinahanglan na ipailawom sa renal dialysis o sa kidney transplant. Hay nako, murag duol na taana sa kamatayon. Kay asa man ta may magnaay kidney diha sa palengke. Oo, pwede pa tong kidney sa baboy manok, di ba? Mo na mga higalain, ana ka importante kung unsa o nato nga ang pingan ng atong panglawas. Hastang mahala, makita na nga nagakaupos na ang kinabuhi sa taong dunay susamang balatian. Ang dialysis mo ay pamaagi sa pagtambal sa sakit sa bato nga maoy magwagtang sa hugaw o mapawala sa hugaw sa sobra sa tubig sa dugo pinaagi sa pagsala niini. Mao na ang kaimportante sa trabaho sa kidney. Mao nga dili nato dapat pasagdan nga mohinay ang atong bato kon kidney. Protektahan na nato kini pinaagi sa pagkaon sa mga presko nga mga utan o prutas, likay sa sobrang pagkonsumo sa asukal, soft drinks, artificial sweeteners, processed foods o mga tambok o parat nga makaon.
Inom og tubig kaysa mga ilim nun, ma-maintain ang timbang. Likay ang kanunay nga pag-inom sa alak. Kinahanglan nga regular ang exercise o ang importante ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Tungod kay ang herbal capsule, dili lang ang problema sa imuhang kidney ang iyahang sulbaron. Mawagtang apil na ang uban pang mga ginahambin o mga balatian sa imuhang panglawas. Tungod ni ini mang higala, mao ko na ang hinungdan nga among ginaingon. Sa kadaghang parte sa ato ang kalawasan, wala ta mahibalo basin usa ni ana aduna nay diferensya. Mao ko na ang hinungdan nga kinahanglan aduna gyud tay maintenance og mao ka na ang Yaki Herbal Capsule aron mahalikay ta sa susamang mga balatian. Tungod ni ini, giawhag namo kamo nga kung aduna kamoy mga pangutana kasinatian sa atong mga produkto, palihog i-text sa 0928-677-0031. Para sa Tinig ng Bayan, ako po si Kalulu Eluspa, Balitang Pangkalusugan. Tinig Pangkalusugan, Tinig ng Bayan. Daghang salamat gawang Lulu Iluspa, alas 5:34 na sa buntag. Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset, and the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Panmas ganado sa produktong sigurado, MMV's Premium, muabags pag-asenso. Ang inyong mga baboy, manok o bibe, bakaw, kapayo, kanunay, bakana, o MMV's Premium. Aron paspas ang patakbo, maayo ang resulta, MMV's Premium. Maayong magpatubo. Oras sa Pilipinas, alas 5:36 na sa buntag. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Sa mga detalye sa atong balitang probinsyal, garong buntag. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Atong unahon paghagpat gining taho, gikan dito sa may area sa South Cotabato. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Duha ka pagpamusil ang natigayon sa managlahing dapit dito sa General Santos City kagahapong adlaw, kun asa padayon pang ginaimbestigahan karon sa kapulisan. Unang shooting incident na hitabo alas 9:48 sa buntag, din usa ka construction na site na hitabo ang insidente dito sa Bulwang Avenue, Barangay Dadyagas West dito sa Jensen. Gilang biktima nga mao si Benji Umpaka, hamtong ang panuigon laborer nga taga Luna Padido, malapatan sa Sarangani province. Nakaangkon ang biktima og samad pinusilan nga wala sa wala nga bahin sa iyang ulo. Samtang sa inisyal nga imbestigasyon, samtang nagatrabaho gawa sa construction site ang biktima, kauban ang katrabaho niini. Kalit lamang silang nakadungog og buto sa armas. Nakita na lamang si Umpak nga natumba og nagkadugo nga hinungdan na sa pagda kaniya nga na sabay tamalanan. Apan nabugtuan gihapon kini sa iyang gininhawa. Ang ikaduhang pagpamusil natigayon pasado alas 6 kagabi sa Purok 5, Sitio Intake, Barangay Mabuhay. Ang biktima na ilhang si Demar Santos, 37 anyos, manager sa Global Dynamic Security Agency nga taga Purok Kaunlaran sa Aquinoville sa Barangay San Isidro dito sa Maong Lungsod. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Alas 5:37 ang atong oras sa karon, atong siren ang mga taho dinhang dapita sa may P. Palma area dinhi sa Cotabato. Atong siren kana pinagi kang Tinig 11 June Villasoto. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Naku, magandang umaga at maulang umaga mula dito sa P. Palma area. Tatlong mga individual na kilalang mga tulak ng droga ang
sunod-sunod na pinaghuhuli ng kapulisan na sa ikinasang drug bypass operation kahapon ng tanghali dito sa Poblacion area sa bayan ng Midsayap. Ayon dito sa ulat na pinalabas ni Police Lieutenant Colonel Rolly Oranza. Ayan, tama po ang inyong narinig. May bago na po kaming Chief of Police, ano? Na pumalit kay Police Lieutenant Colonel Glenn Ford Dumaki Alberto. Nakilala itong mga bantog na mga walang takot na nagpapatuloy sa pagtutulak ng illegal na droga na sina Shed Lucas Ampatuan alias Noy. 31 anyos, tricycle driver, Michael Live-in partner. At ang mga kasabwat nitong sina Raya Hasanor Makapundag Makaagal, bata pa ito, 22 years old, isang bolantero, may live-in partner din. At ang babaeng may-ari ng bahay kung saan doon pumupuesto ang lahat ng mga adik-adik na gustong bumili ng illegal na droga, na at ito ay si Venus Cordero Latosa, 36 anyos, housekeeper, may asawa. Lahat ay mga residente ng barangay ng Purok Bagong Lipunan, Barangay Poblacion 1 sa Midsayap, Cotabato. Unang nakuha itong Ampatuan, si alias Noy, sa bahagi ng Poblacion 2 kung saan dito siya nakipagtransaksyon sa isang asset. Ngunit nang siya ay mahuli, aba agad na kumanta at pinagtuturo ang kanyang mga kasamahan, dahilan upang umabot sila ng tatlo. Doon naman sa bahagi ng irigasyon sa Barangay Poblacion 1. So ipang Poblacion 2, lumipat ang operating team sa Poblacion 1 at dito na nga naging tatlo ang mga suspetsado na nahulihan ng mga pakete ng pinaniniwala ang shabu at mark money, dahil pugat sila nang kinuha ng mga pulis ang cellphone para magkunyaring kumontak na may mga available na epektos. Kung kaya't sinabi na naman ulit ng ating mga otoridad, wala nang plea bargain agreement ngayon na pinapayagan ng ating korte, kung kaya't dismissal lang ang pinaka epektibong paraan para hindi sila gugugol ng kung ano ang sentensyang isinasaad ng Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act na kanilang kakaharapin. Dito pa rin sa bahagi naman ng National Highway sa Barangay Villarica dito sa Midsayap, nako, drug racing na naman kung saan mag-alas 10 ng gabi nang nagbigay ulat ang mga residente dahil sa sobrang ingay at ang yayabang nitong mga nagda-drug race, maliban sa napakaingay ng kanilang mga tambutso ng motorsiklo, na wala ding takot na kumakarera sa National Highway, pinuntahan ng pulis. Nako, nahuli itong si Michael John Cabanyog Ambay, 18 anyos pa lang, single, walang trabaho at residente ng Barangay Poblacion 8, na kinakailangan din ngayong makulong at pagdusahan ang kanyang kasong kakaharapin ang Presidential Decree 1602 o yung illegal gambling dahil sa kanilang pagpupusta. Sabi ng pulis, hindi natatantanan ang lahat ng mga reklamo ng drug race dito sa bayan dahil talagang napakadaming insidente na nangamatay o nadisgrasya at talagang nabalda yung iba dulot nga nitong paborito ng mga kabataan ngayon na drug race. At kapag nahuli, wala namang pangtubos o pangpiyansa, kundi napakakawawa lamang. So yan ang latest mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan, Tinig numero 11, June Villar Soto nagulat. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Daghang salamat, ako bang June Villar Soto, gikan din sa Maya area sa Pipalma, dinhi sa North sa Cotabato. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Alas 5.42, samtang dugang tudling sa atong balitang probinsyal, ha? Dugang 34 ka mga miyembro sa New People's Army kon NPA ang bitahan sa gobyerno, gikan sa munisipyo sa Kalamansig sa Sultan Kudarat. Lakip na nini ang commander
o usa ka commander. Kini ang gikumpirma ni Lieutenant Colonel John Paul Baldomar. Sigon na sa nasampid nga opisyal ni balik nga nasa bakan sa gobyerno ang nasampid ang mga miyembro sa rebelde nga grupo. Lakip na nini ang sub-regional commander nini sa Daguma Far South Mindanao Region. O ang kinatibukang plato nini human nga matauhan matod pa. Nganha sa nanahimong panaad nga wa matuman nganha kanila. Aminado si Balnumar nga tungod sa usaba sa kalisod nganha sa kabukiran na hinungdan nga mikanaog nganha sa ilang sabakan ang mga kanhing mga miyembro sa NPA. Lakip na usab nini ang pipila ka mga organizers nga nagsugod pa ni adtong tuig 2015. Dala sa mga mitaho o dala sa mga miya tahan na mao ang 66 ka mga tagas nga kalibre sa armas o guban pang mga war materials. Una nini 25 ka mga rebelde ang mitahan sa mga otoridad dito sa munisipyo sa Libak diin sa karon gipailawom na sa programa sa LCAC. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Ara sa Pilipinas, alas 5:44 na sa buntag. Tinig ng bayan, tinig ng bayan. Kato ang langkob sa ato nga mga balita nga probinsyal karong buntag o karon ato nga pagluksuhan ang pagpakikinabi nga nasa hepe sa kinapawan na City PNP kalambigit ni ini nga pinakabag-ong pagpamusil. Patay no kagahapong adlaw dinhing dapita sa Maya Barangay Kalaisan o ingon man atong kumustahon ang nanahimong tawag tani kini nga investigasyon sa PNP nining pagpamusil na itong milabayng adlaw din na sa may areas Barangay Sotopin. Ana sa linya ang atong City Police Director si Police Colonel Ramel Huhilia. Hello sir, mayong buntag, live da din sa Joy FM Kidapawan. Sa panalaminaw sa inyong programa. Obo sir, kinsa kining nanahimong biktima sa pinakabagong pagpamusil kagahapong adlaw o base sa initial investigation sa PNP, sa unsang paagi siya sir giluthang nini mga suspect? Kuruntur minto, no? Si Mendo Pantayon po yung victim po dito at taga Barangay Kalimatan lang po sa Bato. So ang nangyari po dito ay galing po siya ng Barangay Kalimatan kasi taxi driver po ito napunta ang Kinatawan City. So doon po sa Sityo Patima meron po itong patero sumakay at yun nga particular doon sa Kalaisan na puro kay nito ay doon po siya dinaril. Ah, oo. So going to Kidapawan City, kining maong tricycle driver, sir? Yes po. Going to Kidapawan City at ito ay mayroong pasero. At kung titingnan natin, hindi naman, wala namang tugat o yung pasero, kundi kailan talaga ng sinitarget. Ah, okay. So sir, tawag dito, unsa kining mga suspect sir naka motorsiklo ba ni? Sa unsang pamaagi gilutang ang biktima sir og pilay sa mad pinusilan ini? Merong gitawe na motorcycle na ginamit. At yun nga inabangan doon sa area na yon at dinaril. Pero yung exit po nitong specifics going pabalik doon sa Barangay Kalunasan. Ah, okay. So ibig sabihin nakaabang itong mga suspect sir? Yes po. Inabangan doon. At doon yung ginaroon sa puro kayo nito. Oh, according sa pasahero niya, sir, ano po? Pinara pa ba siya? Pinababa? Or ano? Diretso na pong binaril? Diretso na binaril. Kasi nga, dandaan naman yung itong patakbo kasi namamasahero itong biktima na ito. At yun nga, ay actually, nakita pa ng pasahero yung suspect at yun nga ay pinukunan natin dito ng equipment. Oo. Ilan po itong mga suspect sir? Nakabonet po ba? Nakahelmet po itong mga suspect? As per information dyan sa pasahero ay hindi po nakabonet at wala pong mask. Oh. So ibig kong sabihin po yan ay hindi po taga rito. Sa area na po sa Kinapawan, somewhere sa ibang bayan yung suspect rito. Hindi nga ito nakamask. Wow. Ilan po sila sir? Yung driver, of course, yung gitawin at siklo po nila, dalawa po sila. Ilan po ang tama ng biktima, sir? And based po sa expertise po ninyo, etong klase ng pamamaril
estilo ng pamamaril and itong tama ng biktima, sir. Gawa po ba ito ng isang professional o hired killer po? Hindi pa natin ma-determine, ano? Kasi nga, ang initial lang doon ay pinagbabaril. Hindi pa naman natin ma-determine kung saan talaga yung tama. No? Kaya wala pa po tayong hawak na medical legal. At yun talaga ay fatal talaga yung mga tama niya. At tinitingnan natin kung ito ba ito signal o hindi. Tingnan. So based po sa background investigation po ninyo, may record po ba itong si Pantalyon, sir? Itong biktima? Ito dito sa atin, wala namang information na sinatawan. At nakukoordinate tayo sa municipality lang kasi nga, I don't think it's sa barangay kalunasan. At still, yun nga, ongoing ating coordination sa amlang at INPI. At doon sa barangay, official ng barangay kalunasan. May pronouncement na ba ang pamilya, sir, na prior to this may mga threat po ang kanyang asawa or pamilya po nila? Yes po, mayroon po. At yung kapatid niya mismo nagsalita dito sa atin, kanan dito sa investigation section. At yun po ang i-determine natin itong mga revelation ng kanyang kapatid. At ipapalaw po natin ito. Ah, okay. Ano po ito, sir? Siguradong personal, pero may kaugnayan ba sa trabaho, sa hanap buhay, or ano po, conflict sa pamilya? Personal po ito, ano? Okay. Yung Filipina po natin dito. Sir, kumustahin lang po natin ito pong takbo ng investigation dito po sa isang... tawag dito, isang lalaki rin po na binaril patay dyan po sa may area ng barangay Sudapin. Kumusta na po ang investigation ng PNP? May motive na po bang naungkat ngayon, sir? Yes, for information yung dito sa Gana Subdivision. Sa Gana Subdivision. Itong victim naman ito ay walang trabaho at self-usual. At tinitingnan natin yan. Dilapisa kasi yung apelido nun. At tinitingnan din natin yung angle kasi nga may mga malabas na sa initial investigation namin na may mga involvement sa illegal activities. Ah, okay. Kasali po ba ito dyan po sa listahan ng PNP, sir? So far, andito sa what case po siya, no? At yun nga ay top-up natin dito sa mga illegal activities na ito. Sigurado at malilink rin po ito dyan po sa campaign ng PNP, ng gobyerno, against dito sa mga illegal peddlers natin. Sigurado pong hindi po ito hindi po law enforcement body ang nasa likod ng pagbaril patay na ito, sir? Yes, hindi naman talaga yan yung ating law enforcement. Kaya nga, dito sa amin, marami naman kaming nahuhuli dito, hindi po natin yung sumituloy. At magkatanak tayo ng further investigation dito sa amin. Oo, ito pong mga insidente, ilang insidente na po ng shooting incident in Kinapawan City. Sir, this time may mga na-file na po ba ng kaso, sir, sa mga insidente ito? Yes, meron tayo napapile dito ng kaso. Ano, hindi na natin ito mag-divulge kasi yung mga dito kasi nga nasa kurti pa po yung kaso na yan. So, magantay po tayo ng warrant of arrest. Bago natin mahuli yung suspect. Pero hindi naman lahat. Meron talagang hindi napapile. Kasi nga, ang nakikita namin dito ay wala talagang nagtayo na kumpinat. Lalo na yung immediate family ay hindi po nag-cooperate. Kaya hindi talaga natin mapapile yung kaso. But sigurado po dyan, hindi po matutulog, hindi po natutulog. Ito pong mga kaso ng shooting dyan po sa tanggapan ng PNP, sir. Yes, double time naman tayo. Yeah. No? Kahit ilang taon pa yan, yung mayroong witnesses at may ebidensya ay mapahit pa rin ako ng kaso. Kaya tuloy-tuloy lang po yan, yung ating kapulisan, nag-double time. Kasi nga, lahat naman na krimen ay tinututukan natin. Hindi lang naman sa mga shooting. Another krimen, robbery case, mga rape case, lahat po yun ay tinututukan ng ating kinapawan. Sir, mahabol ko lang itong tanong ng isang texter natin, ano? May mga grupo po ba ng hired killer in Kinapawan City, sir, based po sa investigation po ninyo? Hindi po natin na ma-determine yan, no? Kasi yung mga shooting naman, hindi lang naman sa Kinapawan na nangyayari. Even sa ibang municipality ay nangyayari din. At yun yan, ay pili-determine po yung ganong mga assessment o ganong mga sabi nila na mayroong hired killer. Makukonsider po ba itong isolated and hindi po public alarming ito pong mga insidente ito, sir, sa side ng PNP? Yes, actually,
niya. Kasi nga, palagi ko naman sinasabi, pag wala ka naman ginagawang illegal activities, ay sisi naman po tayo. Kumakikita nga din natin dito. Marami namang nagja-jogging din sa madaling araw sa area po natin. Marami namang lumalabas. Wala naman silang ginagawang legal activities. Sirado na masiksik yun yung kung masiksika natin dito. Mayroon mga taga rito talaga na matagal na taga sinatawan at dito naman sila. Masiksik naman at walang nangyayari. Kaya palagi kung sinasabi na wala po tayong ginagawang illegal, ay masasabi natin yung asiksik pa lang tayo. Okay po. Maraming nga salamat po sa pag bigay ng panahon po dito sa Tinig ng Bayan, sir. Ano? Maraming salamat po, Colonel Ramil Huilla, ang hepe ng Kinabangan City Police Office. Magandang umaga po sa inyo, sir. Maraming salamat po. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7. Joy FM. Inyong nadunggan ang hepe sa Kinabawan City Police Office sa kalambigit sa pagpanglutang kagahapong adlaw, no? So aduna na iya motibo, personal grudge siya kini, no? Kay aduna iya baha di ay sa iyang kinabuhi kini nga nanahimong biktimang tricycle driver nga gilutang patay dina sa may area sa Barangay Kalaisan, Kinabawan City, ug kadto nga gilutang patay dina sa may area sa Sudapin, abili ini sa listahan usaba sa PNP, no? Drug watch list sa PNP, but still ongoing pang investigation kung ano na ba'y kalambigitan sa kining record ang paglutang patay sa nasampit nga biktima. Alas sa 5:54 sa atong pagbalik, atong ihataganin yung mga pipila sa atong tudling sa baritang lokal. Sweetheart, ready na! Wow, ka-sweet ba? Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee. Tabalo na ko sa inyong gustong basabot, sweetheart. Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean red fanex ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati. Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po na? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha. Kalamit ba sa Okira 5-in-1 Coffee? Inyo, sweetheart, ha? Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 5:55 na ang atong oras. Sa dugang tuding sa atong mga balitang lokal karong buntaga. Tinig ng Bayan. Tinig ng... Nagpaglugwa karon og bagong advisory, ha, ang Cotabato Provincial Government kalambigit sa pagbatuman sa No Movement Sunday. Sa pinakaulahing advisory kagahapong adawang gipalugwa gikan sa Provincial Government, pinaagi sa ilang social media, lifted temporarily kining pagbatuman sa No Movement Sunday dinhi sa probinsya sa North Cotabato. Apan bisan nga lifted na, ha, ang pagbatuman sa No Movement Sunday, giawha gihapon ni Governor Nancy Katamco ang publiko nga ipatuman gihapon ang likayan gihapon ang pagawas kun mahimo sa panahon na sa adlaw nga Domingo aron nga malikayan ang pagtakod niining baratiang dala sa coronavirus o kining COVID-19 o gaingon man nga magpadayon gihapon ang pagpatuman niining minimum health protocols dinhi sa sakop sa North Cotabato. Samtang ang pagbatuman sa general community quarantine ang karon ihunong una, no? Tungod kay pending pa ang approval niini nga na sa interagency task force sa dito sa national level. Tungod nga dili na hilakip ang probinsya sa North Cotabato ang sa mga dapit nga angay magpatuman na niining level, niining maong level sa quarantine. Hinungdan nga balik kita karon sa modified community quarantine, no, ang probinsya sa North Cotabato. So tanang mga guidelines, tanang mga tawag tani kining mga pulisiya nga lakip didto sa implementasyon o deklarasyon sa GCQ ang temporaryong i-halt una karon temporarily samtang wa pa itubag ang National IATF kalambigit sa pagpatuman o approval kalambigit niini. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 5:57 samtang 20 ka mga individual, mga less fortunate individuals kini dinis dakbayan sa Kinabawan ang nakadawat nining abot sa 15,000 pesos nga mag silbing initial capital nila alang sa ilang gagmay nga mapiling negosyo gikan sa Office of the President. Gihatag ang financial assistance pinaagi sa DSWD o City Government kagahapon adlaw dito sa Mega Tenda Grounds. Una nang
Nagpaabot og pahibalo si Presidente Rodrigo Duterte nga muhatag siya ga pondo alang usaba sa mga gagmay nga mga mamumo og mga individual nga angay mahatagan og kwalipikado niini nga mahatagan niini nga financial assistance nga kagahapon gidawat na sa nasampit nga mga benepisyaryo. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5:57 kagahapon nga adawa usaba gikabutya gani board member Philbert Malaluan ha, nga aduna na plano karon ang provincial government nga magamuntar niini nga one hospital center o kining tawagan na lamang o naka-centralize na karon ang pagtawag nga sa mga ospital aron usaba nga madali pag tubag kining mga individual karon ha nga nakasinati o kining nagahambing karon niining balatian sa COVID-19 tumong nini nga mapadali o dili na madugay pag-standby kining ato nga mga pasyente nganha sa ilang parimay bago kini ma-transfer nganha sa haom nga mga health facility o ingon man bakante nga mga health facility haduol nganha sa ilang lungsod. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Karon atong siren na mamahimong dagan sa panahon 24 oras kilom-kilom atong kabuntagon ron. Ana sa linya gikan pag-asa DOST si Kaubang Roy Humawan. Tinig ng bayan. Weather update. Weather update. Maraming salamat kay Andrew at magandang umaga rin po sa lahat po ng ating taga-subaybay. Narito ang kalagay ng panahon sa loob ng 24 oras. Umiiral po sa ngayon ay ang monsoon track na apektado po ang ating bansa. Mayroon po tayong binabantayang low pressure area na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Muli po itong namataan kininang alas 3 po ng umaga sa layong 545 kilometers kanluran po ng Hilagang Luzon. Mababa po ang tsansa nito maging isang ganap na bagyo at wala pa po itong direktang epekto sa ating bansa. Samantala sa pagtaya po natin, dito po sa lungsod ng Kidapawan at ang kabuuan po ng probinsya ng North Cotabato ay makararanas po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap po na kalangitan na may pulong-pulong mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog dulot po ng monsoon trap. Ang hangin po natin ang magiging mahina nga sa katamtaman mula po sa timog kanluran hanggang timog silangan na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Pinatagot ang ating temperatura dito po sa Kidapawan ay sa pagitan ng 22 hanggang 31 ang sentigrado. Ang araw po sa Mikat Krina sa ganap na 5:24 at lumag naman po ito mamaya sa ganap na 5:56 ng hapon. Mula po dito, sa pag-asa DST sa Pagbato Airport sa nating ulat na hong, ako si Roy Humawan. Tinig ng Bayan. Weather update. Weather update. Daghang salamat, Kaubang Roy Humawan, gikan sa pag-asa DOSD. Oy, punto alas 6 na manday ang atong oras. Wala kita igong oras sa atong pagpanaguban sa unang hunat sa programang Tinig ng Bayan. Masunod na si Kaubang Loy Rosario. Alang sa dugang hisgutanan, impormasyon nga atong ikaambit nga kaninyo karon. Atong kauban nga rin, si Kaubang Grace, kini si Tinig 43, John Andrew Tabugok, manamilit kaninyo mag-ingon. Ang nagpakaban ng katawahan, mo'y mataog dalungan sa marambuon nga katilingban. Mayang bunta kanatong tanan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Garlic Plus with sodium ascorbate. Estrella Taganama, 50 anyo. Gabaligya kog prutas. Sa akong trabaho usahay ni kahapon, lamig gid kayo i kaon unya dayon da sa kakapoy. Mao nang nagka-diabetic ko. Kulbaan gani ko sir kay kining akong tiil kini oh. Sa una perting dugaya gid ni maayo. Mao to nga nagpa-check up ko sa health center. Sa akong sugar og taas gid siya. Mao nang kuyawan na ko sir. Perting gid na akong ampo nga unta manormal. Normal gid siya balik. Kaloy baya sa Ginoo. Karon normal na gid siya. Minor lang gid ko og kanon, soft drinks tapos kaning Garlic Plus, usagin ni sa nakatabang sa akoa. Dati, vitamin C o gatong akong ginatumal. Karon kay tipid-tipid sab ta, nakita na ko ning Garlic Plus nga naanay vitamin C. Ug kutob karon, mao na gyud ni ang akong ginatumar ug kaluoy sa Ginoo, normal na sugar sa akong lawas. Salamat lang pud ko sa Ginoo, Sir Baug, sa Garlic Plus. Garlic Plus with sodium ascorbate. Kalusugan ay ligtas sa Garlic Plus.
ang vitamin A, E at C, importante para maging masigla at maputi ang balat at makinis ang kutis. Kaya para sa puting pantay at puting alaga, Hermosa Kojic Whitening Soap ang isabon sa pagligo at paghilamos. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap ay may kakayahang tanggalin ang skin pigmentation, melasma at iba pang skin problems. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit na sa mga butika. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kinabawan City, 105.7. Joy FM. Padayon ka muna kapaminaw sa 105.7 Joy FM sa Yaki Broadcasting System. Itama po ang inyong mga orasan, mga katinig. Oras sa alas 6:03 na. Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM.